So ano, magandang gabi sa lahat. Andito sa inyong harapan upang talakayin ang idioma at pangusap na walang tiyak na paksa. So bago tayo magsimula, kukuha muna ako ng screenshot sa mga dumalo ngayong gabi. Ano, pakipindot lang yung thumbs up if naririnig ko na walang aberya. Malinaw po ba ang boses ko? So, ito, simulan tayo. Sino po ang may ideya sa paksa natin ngayong gabi ng pamagat ay idioma? Pwede magtaas ng kamay kung sino yung may alam. Okay, sige. Ako na lang sasagot. Ang idioma, ito ang hindi buwirang layon o ditahasang pagpapatiyag na gustong sabihin na may kahulugan o patalingaga. Pangalawa, ang kahulugan ng idioma ay malayo sa literal na denotatibong kahulugan ng salita. Ibig sabihin, idioma ay hindi ito yung literal na pag sinabi ko na isang salita ay yun yung kahulugan. Ibig sabihin, ito yung parang patalinghaga na may gustong iparating na mensahe. Pangatlo, ito ay tinatawag ding idiomatikong pagpapahayag o sawikain sa ating salita. Bilang Pilipino, alam naman natin ang sawikain. Di po ba? Pang-apat, ang idiomatikong pagpapahayag ang tawag sa mga pariralang ang kahulugan ay hindi mahango sa alinmang bahagi ng salita. So ngayon, may papakita sa inyong himbawa kung anong halimbawa ng idiomatiko. Abo ang laman ng ulo. Ang ibig sabihin, walang laman. Pangalawa, limuom, ibig sabihin ay chismis. Pangatlo, awis, ang ibig sabihin ay dukha o mahirap. Pangapat naman, babahan ng dugo, ibig sabihin